Hello guys, good morning. And yung last video natin guys is gumawa tayo ng biyahe from OpenCPN, then tinransfer naman natin dito sa ating ADC. So ngayon guys is ituturo ko naman sa inyo kung paano naman tayo mag-request ng mga charts including yung mga publications na gagamitin natin sa ating buong biyahe. So, kung paper charts pa yung gamit nyo on board, is click nyo lang tong paper charts. So, yan. Yan yung mga paper charts. Yan yung mga chart number nya. And then, kung mayroon kayong ECDIS or Folly ECDIS na kayo, so, click nyo lang yung EBCS. So, itong barkong sinasakyan ko ngayon is Folly ECDIS na. So, ito guys yung ating route from Philippines na estimated from Philippines to Singapore. So, ito yung guhit natin nung last video na ginawa natin sa ating OpenCPN. So, inuulit ko guys, ito is sample route lang and ipapakita ko lang sa inyo kung paano ba tayo mag-request ng ating charts na gagamitin sa ating biyahe. So, punta lang tayo ng ABCS and then click natin yung ANC units. So, ito ang lalabas guys. Makikita nyo yung mga charts number. So, ang gagawin nyo lang is i-right click nyo and then add nyo yung charts na ito. So, mag-highlight naman yan guys na kulay red kung tama ba yung na-select nyo na charts. So, from here, pupunta naman tayo dito. Right-click nyo lang. And then, add. Then, right-click. Then, add. Right click, add ulit natin, right click lang, right click, then right click, right click, hanggang sa makarating tayo ng Singapore. So once na meron kayong program na ganito guys, so pwede niyo naman isang pwede niyo naman siyang i-download through internet. And kung gusto niyo, so, message lang kayo sa akin. And gagawa natin ng way kung paano ba natin ito mabibigay ang program sa inyo. So, right click lang natin. So, yan, malapit na tayo. Yan. So, yan. Tapos na tayo, guys. So, for example, na-select na natin lahat ng kailangan natin na charts para sa buong biyahe natin. So, ang next nyong gagawin is pupunta tayo ng file. And then, select natin yung save basket. So yan, hindi alam ko, hindi mo nakikita yung gagawin ko ngayon kasi naka-screen recorder tayo. So ADC lang yung nakikita nyo. So ito lang naman yung file, i-insert ko lang yung file name ng
ating requisitions. So, sample, lagyan natin ng sample na. Ayan. Save. So, yun guys. Bali, nasa desktop na yung mga requisition natin regarding dito sa mga charts na natin. So, yun guys naman is ipapadala natin sa office through email para ma-review nila kung tama ba yung mga na-request natin na charts para sa buong biyahe natin. So, kailangan hindi nyo lang ma-double check nyo yan kasi yan yung gagamitin nyo sa buong biyahe para sa safe navigation ng ating barko. So yan guys. And also, itong route nga pala natin is ipapadala din natin dun sa office. So next guys is yung ating route. Ipapadala nga pala din natin to sa ating office. So para ma copy natin tong route na nandito sa ECDIS, is punta lang tayo ng route. Tignan natin yung route. And then save route as, click natin. So yan, lagay ulit natin yung file name, sample from Philippines to Singapore. And so save ko lang siya dun sa desktop. Save. So yun na guys, ready na yung ating requisition ng charts na isi-send natin sa office. So ganun lang guys, mag-request ng charts dito sa ADC. So ang next naman natin gagawin is mag-request naman ng mga publications. So close na natin to. Sample ADRS 6. So ito guys yung ADRS 6. Yan, area 6, area 8, area 7. So, same procedure pa rin guys. I-click nyo lang yan, yung ruta natin. And then, makikita nyo lalabas dito. ADRS 6, area 6. So, add lang natin yan. And then close. And then same procedure pa rin. Punta tayo ng file. And then save basket. So overwrite lang natin para masama siya dun sa requisition ng ating mga charts. Overwrite natin, yes. So, ganun lang guys mag-request ng mga publications and charts dito sa ADC. And I hope na nakatulong ulit yung video na to. And for more videos, so please support my YouTube channel and follow my Facebook page. So, yun lang guys and good morning sa inyo lahat and thank you.